umaga po sa ating lahat. So siguro, ibot ako dito ng konti, no? Katulad po ng sinabi ni Sister Letty, ako po si Ate Joyce from Sarayaya. Pero currently po ay dito po ako nagsistay sa Pembo, Makati dahil yung work ko po is sa Taguig City. So sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, hello po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At siguro po bago tayo mag-start, no, mag-aral ng salita ng Panginoon, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil kung hindi niyo po alam, nag-start nung una po akong pumasok sa work ko is sa Marikina pa po ako nagsistay. Imagine niyo po yun na Marikina yung dorm ko tapos Taguig yung workplace ko. Kaya napakalayo po na binabiyahe ko. Pag nag-UV ako at commute, inaabot po ako minsan ng 2 hours. Ganun po katagal kasi ang traffic po. Kaya ang naging option ko po is hindi Grab kasi ang mahal din po ng Grab. Parang 500 pesos. Parang sumasahod na lang ako para magbayad ng Grab, di ba? Pero kaya naging option ko po is ang cash. Mas mura po siya. At dalipas po yung panahon na ganun nangyayari. Hanggang sa nakalipat po ako ng Sampaloc naman. Pero malayo pa rin. Ano? 2 hours pa rin po halos yung commute ko kasi yung pamangkin ko po ay nag-start na pong mag-aral sa Sampaloc, Manila. Kaya sinamahan ko po muna dahil bago po siya sa Manila para masanay po siya. And then after a few weeks po, tinugunan na ng Panginoon yung panalangin ko. Nasa Pembo, Makati na po ako. Praise God dahil isang jeep na lang po, hindi na pumahagad sa pamasahe, malapit na sa work, hindi na pagod sa pagbiyahe, pag-uwi-uwi, papunta ng office. Kaya salamat po dahil parang ang inisip ko noon bakit napakalayo ng door ko. Pero salamat sa Panginoon dahil siyang nag-aayos ng mga buhay natin sa kahit anong aspeto. Kaya sa umaga pong ito, inayahan po kayong magsitayo. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng ating Panginoon. Kung meron po kayong mga dalang Bible, samahan niyo po akong magbukas sa Genesis 28 verse 22. Ayan, sige. Kung andyan na po kayo, sige, sama-sama po natin basahin. Una po muna sa Tagalog. Sabi po rito, sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at ibabalik ko sa inyo ang 10th bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. Sa English naman po, wala pala nalagay na English. Sige, sa Tagalog, yun na lang po. At bago po tayo magsimula ay tayo mag-praise sa Panginoon. Lord in heaven, we worship you, we praise your name, Panginoon. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa iyong lingkod sa oras na ito. At tinataas po namin na kumilos ka sa pamamagitan ng iyong salita. Dahil alam namin, Lord, na ang iyong salita ay makapangyarihan. At ito, Panginoon, ay may magagawa, Panginoon. Lahat ng bagay ay posible dahil ito ay iyong pangako, Lord God. Kaya, Panginoon, anuman yung mga kailangan baguhin sa aming mga buhay, tinataas namin ito sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita ay magdulot ito, Panginoon, ng pagbabago sa bawat tao na nakarinig nito. Salamat po, Panginoon, at tinataasin po namin na ikaw ang manguna sa oras na ito, ang iyong banal na presensya, ang aming maranasan, ang iyong pagpakilala, ang patuloy naming maranasan, at alisin mo po ang anumang gawa ng kaaway upang hindi kami makapag-focus sa iyong salita. Salamat po, Lord, po ang aming samot na lang in Jesus' name. Amen. Sige po, maaari lang po tayo makaupo. Ito pala, nasa notebook po yung English version. Basahin ko na lang po. Sabi po dito sa English, "Then the Lord shall be my God, and this stone, which I have set up for a pillar, shall be God's house, and of all that you give me, I will give a full tenth to you." Amen. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Kung natatandaan niyo po itong sitwasyon na ito, ito po yung umalis si Jacob sa kanilang lugar dahil nagalit yung kanyang kapatid na si Esau. Alam mo ba, familiar na kayo sa story nito dahil si Jacob po, si Jacob, inagaw niya yung pagkapanganay, ninakaw niya yung pagkapanganay ng kanyang kapatid, at hindi lang yung pagkapanganay, maging yung blessing ng kanilang father. Di ba po, natatanda niya yung story na nagkunwari si Jacob na siya si Esau para siya yung mabigyan ng blessing ng kanilang ama. Kung natatanda niyo po, say amen nga po. Amen. Yan, praise God. At
Kaya po siya naglakbay dahil nalaman po niya yung plano ng kanyang kapatid na nais siyang patayin ng kanyang kapatid na si Esau. Dahil nga po doon sa nangyari yun, na pagkaano ng kanyang pagkapanganay, pati yung blessing ng kanilang ama ay ninakaw ni Jacob. Ngayon sabi ni Esau, pagka namatay na itong aking tatay, ikaw naman Jacob ang aking papatayin. Kaya nung nalaman ni Jacob yung plano ng kanyang kapatid, dali-dali siyang umalis sa kanilang bayan. At ngayon, naglakbay po siya. So, isa-isahin po natin yung pagkakasunod ng account po na ito sa Bible. Una po, nung naglakbay siya, inabutan na po siya ng gabi habang siya ay nasa daan. At kung aabutan po tayo ng gabi, di ba, kailangan natin matulog. Kaya si Jacob po, kailangan niyang matulog. So, ito po yung Jacob's situation before his dream. Sa verse 10 po, kung may Bible po kayo, samahan niyo po ako. Genesis 28 verse 10. Amen. Sabi po dyan, umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. So dahil nga po siya ay pinagtatangka ang patayin ng kanyang kapatid, kinakailangan niyang umalis mula sa kanyang bayan. At dun sa paghalis niya, sa verse 11 naman po, ang sabi dito, inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpanipas ng gabi. Dahil sa daan siya inabot ng gabi, ang inuna niya, sabi po sa verse 11, isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. So imagine po yun, no? Parang naglalakbay ka kasi iniwasan mo yung tangka sa'yo, tapos kailangan mo matulog kasi pagod na pagod ka na, pero wala kang ibang matulugan. Kaya natulog ko doon sa isang lugar na bare, walang comfort, walang kasama, ang kisame mo ay ang buwan, ang mga stars, ang kumot mo ay yung hangin, ang unan mo ay bato. Di ba po? Parang napakahirap naman ang sitwasyon ni Jacob. Pero sa panahon natin, parang sabihin natin, deserve, no? Kasi yun sa mga ginawa niyo nakaraan. Pero hindi po yun ang pagtingin ng Panginoon sa atin. At dito po sa sitwasyon na to, meron po tayong makikita na characteristics ng ating Panginoong Diyos. Nung si Jacob ay nasa kalagayan na walang-wala siya, andun lang siya sa isang lugar, natutulog siya, na una niya ay bato, meron po tayong makikita sa ating Panginoon. Ang una po is that God reaches us in our desolation. Tulad nga po nung nabanggit natin na si Jacob ay parang kawawang-kawawa naman. Desperate na siya sa pagkakataon na yun. Pero ang ating Panginoong Diyos, nung nakita niya yung sitwasyon ni Jacob, hindi niya yun pinansin. He reached out. God reached out to Jacob at that moment in his desolation. God reached out to Jacob in his desolation, and tayo rin bilang mga mananampalataya, may mga points sa buhay natin, di ba po, na parang we are sometimes desperate. Pero nakakatuwa po sa ating Panginoon, dahil sa sitwasyon na to ni Jacob, nagpakita ang Panginoong Diyos sa kanya during his desolation. And ganoon din po tayo. So, nakakagalak po ng ating Panginoon, hindi siya namimili ng sitwasyon na pag maganda ang buhay mo, siya kakala niya lalapitan. Ang ating pong Panginoon ay faithful. Amen? Anong mga sitwasyon nandyan siya. At din po makita natin sa kalagayan ni Jacob. So una po yun, na God reaches us in our desolation. At kung mapapansin din po natin na si Jacob ay nagpahinga ng pagkakataon na yun, di ba? Galing sa kanyang mahabang paglalakbay, kinakailangan niyang matulog. At kayo po ba natutulog na ngayon? Wag po muna, no? Yung story lang po natin na natulog si Jacob. So yun po, natulog si Jacob. At makikita rin po natin yung importance ng talagang rest, na minsan pagka pagod na tayo, kailangan nating magpahinga, and during our resting time, kinakausap, nagpapakilala ang Panginoon sa atin. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na mahalaga ang pahinga? Amen. Pangalawa po, bukod sa God reaches us in our desolation, is God looks beyond our past mistake. Ayan. So, God looks beyond our past mistakes. So, sino ba naman si Jacob, di ba? Parang mula sa history niya, alam natin na magandang pangako ng Panginoong Diyos para sa kanya. Pero yung pamamaraan ni Jacob ay hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. Alam natin na ipinangako ng Diyos na siya ay mananagana, siyang magmamana siya ng napakaraming pagpapala, may ipagpapala siya sa lahat ng tao.
Pero sa pamamagitan ng hindi magandang kaparaanan, sa hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kung natatandaan niyo po, if hindi ko sure kung na-preach din dito ni Pastor Felix yun na God's will, pero hindi God's will, di ba po? Ginawa ni Jacob yung parang pinili niya yung sarili niya na ay, dahil ito ang kalooban ng Diyos, gagawin ko sa aking sariling kaparaanan. Pero hindi po ganun dapat. Kaya lang, nakakatuwa, nakakagalak po sa ating Panginoon, God looks beyond our past mistake. That's God's love, di ba po? Na kahit ano pang pagkakamali natin noon, He never, kinakalimutan niya na yun. Hindi niya na inaalala. Panibagong tao na tayo, basta tanggapin natin ang ating Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas. Hindi ko sigurado kung nailagay ko to sa PowerPoint, pero alam ko po may mga Bible kayo. Makipagbukas po kayo sa akin sa unang Juan 4, 7, and 8. Amen. Diyan na po ba kayo? Sige po. Sabayan niyo po akong pagbasa. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Tuloy po natin sa verse 8. Ang hindi naman umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At kung makikita po natin dito, sinasabi na ang ating Diyos ay pag-ibig. Kaya kung tayo ay anak ng Diyos, nararapat lang na mag-reflect din sa atin yung love ng Panginoon. Amen po ba? Kung tayo ay anak ng Diyos, kung ikaw ay isang anak ng iyong ama, makikita ko sino ang iyong ama sa pamamagitan ng ugali ng isang anak. Amen? Kung paano siya pinalaki, magre-reflect at magre-reflect kung anong ugali ng isang magulang sa kanyang mga anak. At ganoon din sa atin, bilang mga anak ng Diyos, na dapat ano nare-reflect sa buhay natin. Kung ang ating Panginoong Diyos ay pag-ibig, dapat tayo din ay nagbibigay ng pag-ibig sa ating kapwa. Katulad po ng nangyari kay Jacob. God looks beyond our past mistakes. So, ganun din po tayo mag-extend ng grace sa ibang tao na hindi lang, hindi porket meron siyang masamang nakaraan, hinuhusgahan na natin. Kundi talagang yung grace na binigay ng Panginoong Diyos sa atin ay extend natin sa iba rin, sa kapwa natin na nangangailangan din ng biyaya. At pag ginagawa natin yon, hindi lang, oo, maganda siya sa pakiramdam, masarap sa pakiramdam, pero una sa lahat, nag-glorify ang ating Panginoon. At ang sabi ng Bible, ang sino mang umiibig ay anak ng Diyos. So, mga anak po ba tayo ng Diyos? Amen. So, alam mo pa, punong-puno tayo ng pag-ibig sa bawat isa. Isa pa pong verse na singit lang po natin. Awit 89 verse 2. Ang sabi po dito is, ang iyong pag-ibig ay walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Ang pag-ibig po ng ating Panginoon ay walang katapusan. Amen. Totoo yan. At meron pong question nga na sinabi na kaya ba akong mahalin, mas mamahalin ba ako ng Panginoon in the future? May narinig po akong ganong question. Kaya ba akong mahalin ng Lord ng mas sigit pa in the future? Walin pa ang sabi po ng Awit 89:2, ang iyong pag-ibig ay walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Mahal ka ng Diyos kung sino pa ngayon? Hindi ibig sabihin na hindi ka niya kayang mas mahalin ay hindi ay kaya ka na niyang bawasan na pagmamahal. Kung ano yung pagmamahal na meron ng Diyos sa iyo sa oras na ito ay sapat at higit pa. Kaya yun po yung nakakagalak sa ating Panginoon dahil beyond our past mistakes, He looks beyond our past mistakes. Kung ano man nakaraan na isang tao, si Jacob ay isang mandanaya, may reputation siya na siya ay mga agaw. Imagine niyo po yun kung gano'n yung kapatid niyo, talaga namang mahirap ang isamahan, ano. Pero salamat po, dahil ang ating Panginoong Diyos, hindi lang siya nag-reach out sa atin during our desolation or desperate times, but also, God looks beyond our past mistakes. Kinakalimutan na niya ang anumang ginawa natin pagkakamali nung nakaraan. At yung pag-ibig niya ay everlasting, faithful, at tapat. Kaya yun po yung pag-ibig na mapangahawakan natin. Pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Kasi kung minsan, ang pag-ibig na nagmumula sa tao nag-fail sa mga mag-boyfriend, girlfriend. Pero hindi po ako. Pero yun po, di ba? Minsan nagkakaroon pa rin ng failure sa mga relationships dahil tao lang din tayo. Tao yung love natin, minsan nag-fail. Pero ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon ay never mag-fail. Kaya nakakatuwa po magtiwala
at panghawakan ng pag-ibig ng ating Panginoon dahil alam natin na hindi mag-fail ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Amen, mga kapatid. Pangatlo po, mula doon sa sitwasyon ni Jacob na siya ay naglakbay, paalis ng kanilang bayan at natulog siya sa isang ilang na lugar bago siya managinip, bago magpakita ang Panginoong Diyos sa kanya sa panaginip. Makikita po natin na isang karakteristik pa ng ating Panginoong Diyos is that God reminds us of His promise so that we may remain hopeful. Pinuntahan na po natin mamaya yung story. After tanggapin ni Jacob ang ating Panginoong Diyos bilang kanya ding Diyos at tagapagligtas, merong pangako palagi ang Panginoon. Sa panaginip ni Jacob, may pangako ang Panginoon. So, ganun din po tayo. During our desolation or our desperate times, handa at handa ang Panginoon na lumapit sa atin. Handa at handa siyang mag-reach out sa atin. Ang kailangan lang talaga natin ay tanggapin natin siya. Dahil hindi naman niya titingnan kung ano yung ating nakaraan. At palagi yung meron kasamang pangako. Ang ating Panginoong Diyos ay tapat. Meron siyang pangako sa mga anak na tumatanggap sa Kanya, naglilingkod sa Kanya. At yun po yung maganda dahil hindi tumigil lang ang Panginoon na mag-reach out kay Jacob. Hindi tumigil ang Panginoon na patawarin siya sa kanyang kasalanan. Kundi may pangako kung tinatanggap ang nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kaya tayo po mga kapatid, meron po tayong hahawakan pangako ng ating Panginoong Diyos. Kaya yun po yung pag-asa ng ating puso, yun po yung pag-asa ng ating buhay, na anumang mangyari, may pangako ang Diyos, alam kong siya ay tapat, ang salita niya ay tapat, kaya magtitiwala ako sa Diyos ko. Amen? Amen. Dapat po tayo sa pangalawa namang nangyari dun sa story. So, samahan niyo po kung mag-browse ng Bible niyo, sa Genesis pa rin po tayo. Nung natulog na po si Jacob, meron na pong vision na ginran sa kanya. Napanaginipan na po ni Jacob ang ating Panginoong Diyos. Nagpakita na po ang Diyos kay Jacob. At yung una po, number one po doon sa panaginip is, this dream taught Jacob that there is a close connection between this world and the next. Basahin po natin yung Genesis 28 verse 12. Genesis 28 verse 12. Ayan, nasa screen. Sige po, basahin po natin. Nang gabi niyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel ng Diyos. So sabi po dito is that dream taught Jacob na there is a connection between this world, the earth, and the next, the heavens. Ibig sabihin, nangangahulugan ito na hindi natatapos ang buhay natin dito sa mundo. Ang buhay natin dito sa mundo ay isang buhay na nakikita natin. Nakikita natin yung mga materials, nakikita natin yung mga lahat ng mga nais nating gawin. Meron tayong, may mga pangarap tayo dito sa mundo na nahawakan natin, mga bahay, mga kotse, mga pera, lahat, mga damit, o kung anumang naisin ng isang tao, pwede niyang gawin at abutin dito sa mundo ito. Pero yun yung mga bagay na nakikita natin. Pero ano pong sabi, nung nagpakita ang Panginoong Diyos sa panaginip kay Jacob, merong hagdan mula sa langit na manhik manaog. At hindi lang basta-basta hagdan, meron pang mga anghel na nag-aakyat pa ba? Kung tama po, di ba? Manhik manaog ay akyat pa ba? So, yun po yung isang maganda makikita natin dahil may connection ng earth at heavens. Ibig sabihin, meron tayong buhay na tinatanaw na hindi lamang natatapos ang buhay natin dito sa mundo. Oo, naabot mo na lahat ng pangarap mo, nagawa mo na lahat ng mga gusto mong gawin, pero pagdating natin sa langit, sino ka sa harapan ng Panginoon? Sino tayo sa harapan ng Panginoon, di ba? At yung mga anghel po na nagmamanhik-manaog, nangangahulugan siya na merong tulong na nagmumula sa ating Panginoon. May God's care. Mula sa heaven, mula papunta ng earth, yung hagdan na yon nagre-represent na nag-care ang Panginoong Diyos sa atin dahil may mga anghel na manhik-manaog. Ibig sabihin, inaabot nila ang mga tao dito sa mundo. Amen? Kaya nakakagalak po sa ating Panginoon na
nakakalat din po sa atin bilang mga Kristiyano ang buhay natin ay hindi natatapos dito lang sa mundo. Dahil meron po tayong tinatanaw. Yun po yung ating pag-asa. Kasi kung ang buhay natin ay iiwanan na lang natin dito lahat ng mga bagay na ikita natin, tapos wala nang kasunod, anong pag-asa natin sa mundong ito? Di ba wala? Parang bakit ko pa pagsisikapang maglingkod sa Panginoon kung wala naman akong tinatanaw? Pero meron po tayong tinatanaw. Kaya magalak po tayo mga kapatid, dahil ang ating Diyos someday, sama-sama po tayong magpupuri sa kalangitan. Amen. Amen? Amen. Pangalawa po, mula dun sa panaginip, sa vision na pinakita ng ating Panginoong Diyos kay Jacob, is that it taught Jacob that God rules over all. Ituloy po natin sa verse 13, Genesis 28:13. Sabi po dito, walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Sa pagkakataon pong ito, hindi pa tinatanggap ni Jacob ang ating Panginoong Diyos bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Kaya sabi po dito, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Naputol pa dun sa part na yun dahil inaantay pa ang pagtanggap ni Jacob. At ang makikita po natin dito is ang ating Panginoong Diyos ay ruler over all. Yung sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Isaac, siya pa rin yung Diyos. At sa panahon natin ngayon, siya pa rin yung Diyos. Naniniwala po ba kayo na Diyos pa rin, ang Diyos ni Abraham at Isaac ay ang Diyos na nanatili sa atin sa pagkakataong ito? Amen. Kaya ito, Jacob, na anumang generation, iisa ang ating Diyos. At yun ang ating Panginoong Jesus. Iisa ang ating Diyos sa paglilingkuran, ang ating Diyos na sasambahin. Anumang generation, hindi magbabago. Kaya alam po natin na tama yung ating pananampalataya dahil hindi madami ang ating Diyos. Hindi natin nakikita yung, hindi nakadepende sa rebulto ang ating Diyos. Hindi nag-iiba ang Diyos sa panahon, sa pagkakataon, sa seasons. Anumang sitwasyon, iisa ang ating Diyos. God rules over all. At sa Pilipos 1:6, ang sabi po dito, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan ng Diyos ay kaya niyang lubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Sa English, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Mula na sa pangako ng ating Panginoong Diyos kay Abraham, hanggang sa naging si Isaac na, yung pangako ng ating Panginoong Diyos, maging kay Jacob, totoo pa rin yung pangako ng ating Panginoon. Totoo pa rin ang pangako ng ating Panginoong Diyos. At hanggang sa pagkakataong ito, kung anong pangako ng ating Panginoong Diyos sa ating mga ninuno, ay nananatiling totoo pa rin at tapat. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay ruler over all generations. Amen? Amen. Kaya nga po, doon sa binasa natin sa Pilipos 1:6, diba, sabi dito is, ang magandang pinasimulan ng ating Panginoong Diyos, kayang-kaya niyang lubusin hanggang sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ano yung pangako ng Panginoong Diyos simula umpisa, expect natin na gagawin ng Panginoon, natuto pa rin niya yun, kaya hindi po tayo nawawala ng pag-asa. Sapagkat ang pangako ng ating Panginoon ay alam natin tapat, at simula sa simula hanggang sa huli, sasamahan niya tayo upang hanggang ang pangako niya ay magkaroon ng katuparan. Pangatlo po, so una is, mula dun sa vision na nakita ni Jacob, ay pakita ang Panginoong Diyos sa kanya. Una, tinuruan si Jacob na merong close connection between this world and the next. Pangalawa is that it taught Jacob that God rules over all. Our God is our King. He rules over all generation. And pangatlo is that it taught Jacob the solemnity of life. Dahil dun sa vision na yun, natutunan ni Jacob na hindi pala dapat ganito ang buhay na hindi pala dapat ganito kung pinapamuhay ang aking buhay. Dahil ito palang buhay ko ay mahalaga. Kaya dapat itong buhay na ito ay seryoso din sa paglilingkod sa Panginoon. Na dapat pala itong buhay ko ay inaalay ko sa Panginoon. Dahil ganun din pala kaseryoso ang pag-ibig ng Diyos sa akin. So natutunan ni Jacob na
kailangan pala ang buhay natin ay hindi basta-basta, hindi natin ginagamit sa pandaraya katulad nung nakaraan niya, hindi ginagamit para agawin ng blessing, hindi ginagamit para sundin ang ating sariling kagustuhan, kundi talagang maging seryoso tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So it taught Jacob the solemnity of life. Yun yung mga realizations ng ni Jacob nung nanaginip siya, nung gabing yun na natulog siya sa isang area na walang-wala, nagpakita sa kanyang Panginoon sa panaginip. At sa habang binabasa po natin, naaalala natin, natututunan natin kung ano din yung mga realizations ni Jacob nung sitwasyon na yun. Jump naman po tayo sa promises made by God to Jacob. Yeah, amen. Ito naman po is covered yung verse 13 to 15, same pa rin chapter 28. Una po na pangako ng ating Panginoong Diyos ni Jacob. Verse 13. Sabi po dito, walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya, wika sa kanya, ako si Yahweh ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyong lahi. So natutunan po natin kanina na hindi lamang nag-reach out ang ating Panginoon, hindi lang niya tayo pinapatawad, iniibig, hindi lang natatapos doon ang lahat ng bagay. May mga pangako na binibigay ang Panginoong Diyos sa atin. At ito po ay evident sa buhay ni Jacob. Dahil ang sabi dito sa verse 13, ang lupang ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa inyo at sa iyong lahi. So kung ano yung pangako kay Abraham hanggang dumating si Isaac, hanggang kay Jacob, si Jacob na hindi pa tinatanggap ang ating Panginoong Diyos sa pagkakataon ito, pero pinaalala pa rin ng ating Panginoong Diyos yung pangako niya para kay Jacob. Na ito anak, meron akong magandang plano at pangako sa iyo, kung tatanggapin mo ako, mangyayari ito sa buhay mo. At hindi lang po yun, hindi lang pangako ng ating Panginoong Diyos na Jacob would be greatly blessed. Ano pa pong sabi sa verse 14? Jacob would also be a blessing. Verse 14, sabi po dito, darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Kung matatandaan niyo po yung story naman ni Abraham, na ganito din po yung naging pangako. If maalala niyo po, di ba, pangako ng ating Panginoong Diyos kay Abraham is that he would be a father of all nations. Pero kung tayo ang magtatansya, paano magiging father of all nations si Abraham sa kanyang edad? Paano magkakaanak si Abraham? Eh, yung asawa niya ay hindi makakapag-anak dahil sa sitwasyon niya at maging sa old age na rin. Pero alam mo natin na walang imposible sa ating Panginoon. At yung pangako na yun, hindi lang natapos dun sa he would be a father of all nations. Pero talaga sinabi rin ng Panginoon, pangako din ng Diyos, na sa pamamagitan ng lahi ni Abraham, pagpapalain ng lahat ng bansa. At makikita po natin ang katuparan ng pangako ng ating Panginoon dahil hindi lamang kay Abraham, maging kay Jacob, ang pangakong ito ay tapat pa rin ang totoo. Dahil sinabi po sa verse 14, sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. So hindi lang Jacob would be greatly blessed, but also that Jacob would be a blessing. So tayo din po ganun mga kapatid. Pinagpapala tayo ng Panginoon, hindi lang para sa libingin natin. Hindi lang para tayo na mismo yung mag-enjoy lang ito. Kundi God gives us blessing para i-share din natin sa iba. So that also we would be a blessing to others. Kaya nga po tayo, di ba, nagbibigay sa unahan. Or in our case ay may umiikot na basket. Amen. Isa po siyang pagpapakita na ang pagpapala ng ating Panginoon ay hindi lang sapat, kundi higit pa. Dahil bakit siya nahihigit? Dahil meron tayong naiaabot bilang pagpapala naman sa ibang tao. Kaya nakagalang po na tayo ay mga anak ng Diyos kung ano pangako ng ating Panginoon noong unang panahon sa ating mga ninuno. Sinabi ng Panginoon na pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala din sa ibang tao. Ang pangako ito ng ating Panginoong Diyos ay tapat pa rin sa ating panahon. Na tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon, although hindi naman literal na sinabi dito, ang lupang ito ay bibigay ko sa iyo at sa iyong malahi. Pero marami pong
aspeto tayo na pinagpapala tayo ng Panginoon, hindi lang literal dito sa Old Testament. Pero yun po, makikita natin na talagang pinagpapala tayo ng Panginoon dahil higit yung binibigay niya sa atin na magagamit din natin sa pagkakawang gawa sa ibang tao. Kaya mga kapatid, tayo po ay mapala dahil tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon out of His love sa bawat isa. Amen? Amen. At yung pangatlo po na pangako ng ating Panginoong Diyos is that God would watch over him. Verse 15 po, samahan niyo po kung magbasa. Sabi po dito, tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupain ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nak-highlight po dito sa note is susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupain ito. So, God watches over Jacob the same as God watches over us. Awit 121 verses 1 to 2. Sabi po dito, doon sa mga burol ako'y napatingin, sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ang ating Panginoong Diyos ay binabantayan tayo. Kaya nga sabi dito that God watches over Jacob. And God watches over us also sa ating panahon. And dito po sa sinabi sa awit, nagtanong yung sabi sa sarili niya, sabi niya, saan ako, saan magmumula ang tulong ko? Napamuni-muni siya sa mga buro, napatingin siya, saan magmumula ang tulong ko? At sinagot din niya yung sarili niya. Sinagot niya yung sarili niya na kay Yahweh magmumula ang tulong, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Our help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Amen? So if our Lord is the maker of heaven and earth, we expect that the help that will come from Him is a great help. He created the great heaven and earth, and He, if He can do that, kayang-kaya din niyang gawin sa atin kanya, bilang Kanyang mga anak. Amen po ba mga kapatid? Kaya maminsan pag talagang nangangailangan tayo, tapos wala na tayong ibang malapitan, minsan may tendency tayo mga ganun, may tendency tayong ganun bilang mga tao eh. Nahihiya, pero pag walang-wala na talaga, ayun, gagawin yung sarili niyang kagustuhan. Gagawin niya hanggang ma-exhaust niya yung sarili niyang kaparaanan para yung sitwasyon niya ay matugunan. Pero in the end, saka, nung walang-wala na siya sa kalalaki sa Panginoon. Pero dapat baliktad po, di ba? Dapat unahin natin lumapit sa ating Panginoon because our help comes from the Lord. Psalms 121 verse 1 to 2. Our help comes from the Lord. He is the maker of heaven and earth. So it's just right na unahin natin humingi ng tulong sa Panginoon kaysa yung paguri natin yung ating sarili na mahingi ng tulong sa iba-iba pa. Sa ibang tao, sa ibang mga kakilala pa natin, pero talagang magtiwala muna tayo sa Panginoon. Ganun dapat yung order ng panalangin natin at maghingi ng tulong. Una, sa Panginoon talaga. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sapat na yun. Yung paghingi natin ng tulong sa Panginoon, hindi na natin kailangan umasa sa tao. Dahil ang Diyos mismo ang kikilos para humingi po ng mga tao na tutulong sa atin. Amen? Amen. At kung ang ating Panginoong Diyos ang creator ng heaven and earth, di ba? Sinasabi ko po ito sa mga kabataan ng Misaryaya. Kung siya ang lumikha ng langit at ng lupa, napaka-majestic po, di ba? Parang hindi mo ma-imagine paano makikreate ang langit at ang lupa. Napaka-lawak po. Kaya hindi po yun dapat natin i-expect na tulong sa Panginoon. Kung gano'ng makapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, ganun din ka makapangyarihan yung tulong na ipagkakaloob niya sa atin. Pero anong dapat natin gawin bilang mga anak niya? Kailangan nating lumapit. Kailangan nating dumulog sa ating Panginoong Diyos. Hindi naman basta-basta darating na lang yan. Kailangan meron tayong pagpapakumbaba na lumalapit sa ating Panginoon. At sa paglapit natin sa Panginoon, we need to expect na tutulungan tayo ng Panginoong Diyos dahil siya ay Diyos na tapat sa kanyang pangako. Siya ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Siya ay makapangyarihan. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Amen? Amen. Awit 121 verse 3. Not only that our help comes from the Lord, the maker of heaven and earth, but also the Lord will enable us to stand firm.
Amen. Sabi po sa 121 verse 3 sa awit, di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. So hindi lang tayo tinutulungan ng Panginoon, hindi lang tayo inaabot, hindi lang yung pinagkakalob sa atin yung mga panalangin natin, kundi talagang sa gitna ng pagsubok, hindi tayo hinahayaan ng Panginoon na mabuwal. He makes us stand firm. Binibigyan niya tayo ng katatagan sa paglakad natin sa ating pananampalataya. At yun po yung ating faith, di ba? Na alam natin na ang Diyos natin na hindi tayo pababayaan. He will make us stand firm in the midst of our struggles, in the midst of our problems, in the midst of our unemployment, or in our preparation for the board exam. He will make us stand firm. Yun po yung pangako ng ating Panginoon. And yun yung kailangan nating panghawakan. Not only that our help comes from the Lord, the Creator of heaven and earth, but also He will enable us to stand firm. Na hindi tayo basta-basta nandulumo. Yung iba kasi po, di ba, pag walang Kristo sa buhay nila, pag dumating yung isang mabigat na problema, ay wala na pag-asa sa buhay. At lumaw-lumo na, parang pinagpagsakan ng langit at ng lupa. Pero hindi po tayo ganun bilang mga Kristiyano. Our faith remains in the Lord. Our hope comes from the Lord. Because our help also comes from the Lord. And that He will enable us to stand firm in every situation. Amen. Sa awit 121 verse 4, ang sabi naman po dito is that ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Amen. So, God also watches us. He never sleeps nor slumber. Kung pabalikan po natin yung story ni Jacob, di ba, nung binabasa natin kanina, ang promise sa kanya ng Panginoon that God would watch over him. Susubaybayan si Jacob ng Diyos, pagtatanggol siya, saan man siya magpunta, at ibabalik kay Jacob ang lupain ito. Which is also true sa Psalms 121, na ang sabi ng Panginoon, God will watch us, He never sleeps, nor will He slumber. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay hindi natutulog at palaging gising. Gising ba po ba kayo? Amen, di ba? Konti nga na lang. Alam mo ng sariyaya congregation, pag ako po ay nag-preach ay mabilis lang po talaga. Kahit po sariyaya, parang mga 30 minutes, matagal na po yun. Kaya sige po, stay lang po kayo. Ang ating pong Panginoong Diyos ay hindi natutulog at palaging gising. Ano pong ibig sabihin nito sa atin? Na nakakatuwa po itong karakteristik na to ng Panginoon dahil hindi siya natutulog. Di ba po, pag ang isang tao nag-work, or sabi natin, ba, kahit office, kahit carpenter, kahit anong profession, hindi makakaligtaan talaga yung nap time, slack time, kailangan matulog sa gabi kasi kailangan mag-renew ng energy. Napapagod po tayo minsan, kaya kailangan nating matulog. Pero itong karakteristik ng ating Panginoon, dahil siya ngay Diyos, hindi nga siya tao, kaya hindi siya natutulog. So, ibig sabihin ito, kita-kita tayo ng Panginoon 24/7. 24/7, binabantayan tayo ng ating Panginoong Diyos. 24/7, nakahanda siyang tumulong sa atin. At 24/7, meron siyang pagpapalang kayang ibigay sa kanyang mga anak. Ayun po, nakakatuwa lang kasi di ba po, imagine natin yung mga magulang natin. Yung mga parents po natin, or mother, mga nanay, mommy. Sila po parang tinatawag sila, di ba, mga super mom kasi kaya nilang gawin lahat ng bagay, kaya pagsabayin yung pag-aalaga ng bata, paglinis ng bahay, paglalaba, lahat ng mga bagay-bagay, di ba? Pero kahit super mom sila, talaga minsan pag napapagod, umiidlip pa rin. Umiidlip pa rin ang mga magulang natin. Dahil din naman po, lahat ng mga tao talagang umiidlip rin. Pero yun nga po, babalik at babalik tayo sa ating Panginoon dahil siya po ay Diyos, hindi siya natutulog. Ibig sabihin, He watches us 24/7. And He is willing to offer help 24/7. Just that we need to come to Him. Amen? So yun po yung katotohanan na nagmula sa Psalm 121 na na-connect natin mula dun sa pangako ng Diyos kay Jacob na God would watch over him. Amen. Mula po dun sa sitwasyon ni Jacob, nakita po natin na siya'y natulog sa isang ilang na lugar hanggang may mga natutunan siya, may mga natutunan tayo sa ating Panginoong Diyos mula doon sa sitwasyon na yon hanggang sa nanaginip si Jacob at meron siyang mga bagay na
natutunan mula sa kanyang panaginip, mula sa pag-reveal sa kanya ng Panginoong Diyos sa panaginip na yon, ang mahalaga po ay yung resolutions naman na pinorm ni Jacob. So, after managinip ni Jacob, nagising siya, at ito yung mga resolutions na ginawa niya. Bale, tutuloy lang din po natin yung mga verses na binasa natin kanina. Una po is that Jacob resolved to make a memorial of the night vision and the promises. Verse 18. Sabi po sa verse 18, maagang gumising si Jacob ng umagang iyon, kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinilaga sa Diyos. So mula po dun sa pagkakilala niya sa ating Panginoong Diyos, nagpakita ang Panginoong Diyos sa kanya sa panaginip. Anong ginawa? Ito po yung mahalaga. Na si Jacob, tinanggap po niya ang ating Panginoong Diyos. Gumising siya mula sa kanyang pagkakatulog at yung unang niya na bato, itinayo niya to commemorate at binuhusan niya yun ng langis at itinilaga niya yung lugar na yon para sa Diyos na buhay. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yon na dati tinatawag Luz. So, meron po siyang ginawa. Meron po siyang resolution nung makita niya, malaman niya, magpakilala ang Panginoong Diyos sa kanya, sa buhay niya, tinalaga niya na yung lugar na yon ay para sa Diyos na lamang. Na ibig sabihin, kinikilala na ni Jacob ang ating Panginoong Diyos. Mula din sa past ni Jacob na siya ay mandaraya, kilala siya ng mga tao bilang isang mandaraya, hanggang sa nagpakita ang Panginoon sa kanya, tinanggap niya ang Panginoong Diyos, at yung lugar na yon kung saan siya natulog nung gabi na yon, tinalaga niya para sa ating Panginoon. And yun na nga po yung point number two natin mula sa resolutions ni Jacob is that he resolved to accept the Lord as his God. Verse 20 po, ituloy natin. Sabi po sa verse 20, nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, makakainin o dadamitan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo na po ang aking magiging Diyos. Kung papansinin po natin yung verse 20, parang conditional yung offer ni Jacob, no? Parang if sasamahan niyo ako, ingatan niyo ako, saka ako lang makainin, dadamitan, saka ako lang kayo ituturing na Diyos. Well, mga kapatid, noong pagkakataon po ito, alam natin na si Jacob ay hindi pa siya kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi rin naunawaan po ng ating Panginoon kung bakit nasabi ito ni Jacob. Pero ang mahalaga pong makita natin mula sa verse na ito is sa verse 21 na sabi ni Jacob, kayo po ang aking magiging Diyos. Kung minsan, di pa tayo spiritually mature sa ating pananampalataya, may mga bagay tayong conditional na nababanggit sa Panginoon, maging sa panalangin natin. For example, parang, Lord, kung ipagkakaloob mo ito sa akin, talagang masisimba na ako sa Linggo. Lord, kung Lord, kung ibibigay mo sa akin itong ninanais ko na to, hindi na ako magbibigay ako sa iyo ng tithes. Kung bibigay mo sa akin itong work na to, magbibigay ako sa iyo ng tithes. Naunawa ko ng ating Panginoon na dahil bata pa ako sa pananampalataya, maaaring may mga ganong tendencies, pero dapat po unconditional ang love natin sa Panginoon. Panginoon, kung may bigay mo man sa akin ang trabaho nito o hindi, magbibigay ako sa iyo ng tithes. Panginoon, kung ibibigay mo, tutulungan mo man ako o hindi pa sa pagkakataon ito, sa sitwasyon mong ito, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Maglilingkod pa rin ako sa iyo. Yun po ang maging response natin. Pero again po, dahil hindi pa nakikilala ni Jacob ang Panginoon Diyos sa sitwasyon ito, kaya niya nasabi itong condition na ito. Pero ang mahalaga pong makita natin ay tinanggap ni Jacob ang ating Panginoong Diyos bilang kanyang Diyos. Kaya kung babalikan po natin yung verse 13, mapaflash kaya sa screen. Verse 13, 28 verse 13. Sa verse 20, verse 13 po ang sabi dito is, yeah. Ang sabi po dito is, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Dahil po sa pagkakataong ito, kaya ito sinabi ng ating Panginoong Diyos, dahil hindi pa kumikilala si Jacob, kaya wala pa si Jacob dyan. Pero ngayon na tinanggap na ni Jacob ang ating Panginoong Diyos bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, sa mga next verses po, ay makikita natin nakasama na si Jacob. Kaya salamat po sa Panginoon dahil kung papansin po natin, kung babalikan po natin yung story ni Jacob, parang imposible na, di ba? Dahil
sino ba naman ang parang sinong tao ang kaya magbago kung gano'n yung nakaraan niya. Pero meron pong ginagawa ang Panginoon. Makapangyarihan po ang ating Panginoon na kaya pong baguhin ang isang tao. At sa sitwasyon nga pong ito, si Jacob, nagbago siya sa pamamagitan ng pag-reveal ng Panginoong Diyos sa kanya sa panaginip. Pangatlo po na resolution formed by Jacob is that he also resolved to give back to God at 10. Ito po yung verse natin. Sabi po dito, sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkaloob niya sa atin. Nakakagalak po sa Panginoon dahil tinalaga ni Jacob ang lugar na yon bilang para sa Diyos na lamang. Pangalawa, tinanggap niya ang ating Panginoong Diyos bilang kanyang Diyos. At pangatlo, na resolution ni Jacob ay pagkakaloob niya ang kanyang ikapo para sa Panginoon. Ganun po tayo. Dati po yung nakaraan natin, para din po tayo mga Jacob. Magulo pa yung buhay, marami pang kung ano-ano iniintindi, malayo pa sa Panginoon, ma-pride pa kasi ayaw pumunta sa church, nahihiya. Ayaw magtaas ng kamay, di ba? Napakatagal na panahon po tayong nandun pa sa kadiliman. Pero alam ko pong may kanya-kanya tayong story na kung paano nagpakilala ang Panginoong Diyos sa atin. At mula nang nakilala natin ang ating Panginoong Diyos, kinalimutan na niya kung ano yung nakaraan natin. Binago tayo ng ating Panginoon. At tayo naman na bilang minahal tayo ng ating Panginoong Diyos, meron din dapat tayong mga resolutions sa ating buhay. Kung meron tayong New Year's resolution, na once a year lang nagbabago ang isang tao, every New Year may New Year's resolution, dapat higit yung resolution natin simula nung makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Na ito, Panginoon, naunawaan ko ang pag-ibig na pinagkaloob mo sa akin, kaya hindi ko naman ito sasayangin at babastabastahin. Hindi pala dapat ganito ang buhay na pinapamuhay ko, kundi dapat pala ganito dahil sa pag-ibig na tinanggap ko sa iyo. Kaya tayo po bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, ganun din po yung maging resolution natin. Na nakilala natin kung sino ang ating Panginoong Diyos, ay nakita niya yung pag-ibig niya sa atin. At ang ating po Panginoong Diyos, hindi siya basta-basta lang. Kumbaga yung pag-ibig niya seryoso dahil hinalay niya ang kanyang buktong na anak bilang ating tagapagligtas upang maligtas tayo sa kadiliman. At dahil tinanggap natin yung pag-ibig na yun mula sa ating Panginoong Diyos, ano naman yung magiging response natin? Ano naman yung magiging pagtugon natin sa pag-ibig na ibinigay ng ating Panginoong Diyos? Magiging taga-upo na lang ba tayo? Magiging tagapalakpak na lang ba tayo? I-aim po natin na talagang yung buhay natin hindi lang manatili kung nasan tayo ngayon, kundi yung i-goal natin na sa ating paglilingkod sa Panginoon, meron tayong mas more pa na may offer. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sa mga bawat isa po na tumatayo sa unahan, inalay na ang buhay sa Panginoon. At hindi lang naman yung tumatayo sa unahan. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang bahagi. Tayo po isang katawan na mayroong kanya-kanyang ginagawa. Yung mga bahagi ng katawan. So yung mga ministry po natin, huwag po tayong panghinaan ng loob. Dahil alam natin na may pag-asa po tayo na meron pong pangako ang Panginoong Diyos. May pangako ang Panginoong Diyos para sa mga lingkod niya, para sa mga anak niya, na patuloy at patuloy na nagtitiwala sa kanya. Amen. Kaya mula po dun sa binasa natin, si Jacob po, meron po siyang past, pero hindi po intindihan ng ating Panginoon. Mula nang nakilala ni Jacob ang ating Panginoong Diyos, nagbago po siya. Kaya tayo po mga kapatid, meron po tayong mga kamag-anak, mga kaibigan na parang gusto natin dalhin talaga sa Panginoon. Pero parang wala nang pag-asa kasi ang hirap niyang lapitan. Di ba parang hindi natin alam kung paano tatansyahin. Pero pinag-pray natin sa Panginoon na, Lord, baguhin mo itong tao ito. Dahil gusto ko rin siyang makasama sa paglilingkod sa iyo. Gusto ko rin siyang maligtas. Dahil hindi po natin sinosolo ang ating kaligtasan. Huwag po tayong mag-alala. Dahil sa sitwasyon nga po ni Jacob, nabago siya ng Panginoon. God's transforming power. Nabago siya ng Panginoon. Kaya, kahit sino paman po yan na tao, ganun man katigas yung puso niyan, kayang-kaya po yan baguhin ng Panginoon. Dulog natin sa panalangin. Yung po yung makikita natin sa buhay ni Jacob mula dito sa Genesis 28, na binago siya ng Panginoon at
hindi lang siya binago ng Panginoon, may mga resolution siya, may mga pagtugon siya sa pag-ibig na tinanggap niya sa ating Panginoon Diyos. Romans 8:28, sabi po dito, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. As a English naman po, alam kong familiar na po kayo dito, sabi dito is that, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to conform to the likeness of His Son. Amen. We have a purpose, mga kapatid. Tayo po ay hindi lang stop dito sa mundo para mamuhay na lang. And then eventually, mamatay. We have a purpose. And God predestined us para yung purpose na yun ay ma-reach natin. Kaya tayo rin po bilang mga anak na ng Diyos, what's our resolutions? Ano yung mga resolutions na nais pa natin gawin? Dahil binago tayo ng Panginoon. Kasi sa ating po sarili, we cannot change ourselves. Dahil tayo po ay, minsan ay, pag natiwala po tayo sa ating sariling kakayahan, hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. Pero ang ating pong Panginoong Diyos, siya po ay makapangyarihan. And kaya-kaya po niyang baguhin anuman yung habits, anuman yung bisyo, anuman yung mga, kaya niyang i-break lahat ng change. Basta pagtiwala natin sa Panginoon, because God has His transforming power. The same thing He did to Jacob, He can also do to us. Kailangan lang natin idulog sa ating Panginoong Diyos. At bilang patotoo na rin po, ako po ay matagal ng Christian talaga. Mga grade school pa lang po ako, sinasama na ako ng mother ko sa church. At yun po, matagal na panahon akong nakaupo, nakumapalakpak, pero hindi po ako nagtataas ng kamay nun kasi nahiya po talaga ako parang, ano ba itong mga to? At sila tatas ng kamay. So, mahiya-hiya lang ako. Matagal na panahon pong ganun. Hanggang high school ako, grade school, high school, college. At sobrang pasaway ko po talaga bilang isang anak. Masasabi ko po dahil college po ako, umuwi ako mga alas 12. Umuwi ako. Ang aming pong school is two towns. May isang bayan pong Pagitan. Sarayaya, Tayabas, tapos Lucena. Sa Lucena po ako nag-aaral. So medyo mahaba po travel, 12 kilometers po sa bus. Umuwi po ako minsan ng bahay ay alas 12, alauna. Tapos may isang pagkakataong po talaga walang sumasagot sa family ko nung gabing umuwi ako. Sarado na yung gate. Inakyat ko po yung gate para makapasok ng bahay. Pero ganun po talaga ako dati. Dahil hindi ko pa naunawaan yung pananampalataya ng nanay ko. Sabi ko, bakit kaya siya nagtitiwala sa Panginoon? Bakit siya umaasa sa Panginoon? Eh, parang hirap po, di ba? Hirap magtiwala sa isang bagay na hindi mo nakikita. Hanggang later on, nag-Manila po ako noon dahil nag-review po ako ng for board exam. That was December 2018. Tapos yung board exam po is May 2019. Noong December 2018, nabalitaan ko po, namatay po yung father ko. Nasa Manila po ako dahil po sa cancer. Kaya parang ang time po na yun, although nagtuloy po ako sa review, nagtuloy po ako mag-take ng board exam noong May, pero hindi, unfortunately hindi po nakapasa. Pero alam ko kung may purpose ang Panginoon. Pero although hindi ko pa rin po talaga tinatanggap ang Panginoon Diyos ng lubusan noong time na yun. Kasi May 2019, nag-take po ako ng board exam. Unfortunately, hindi po ako pumasa. And then, nag-try po ako nito kung mag-review, pero dumating na po yung pandemic. So, na-stop po lahat ng board exams noong time na yun. Come August 2020, yung mother ko naman po, parang lagi na po nagkakasakit, tapos balik-balik na po kami sa ospital. Since ako po yung bunso, tapos yung mga kapatid ko po ay working na lahat, ako po yung naiwan sa bahay na wala pang trabaho. So ako po muna yung nag-alaga sa mother ko. Balik-balik po kami sa ospital. Parang pagka-out namin sa ospital, mga ilang days pa lang, at atihin na naman siya, tapos babalik kami sa ospital. Hanggang dumating po yung August 2020 nga na yung mother ko po ay na-comatose na talaga kasi hindi na po kinaya ng katawan niya. Kaya na-hospital po siya noon, pero ang hiling po ng mother ko nung nabubuhay pa siya is huwag na siyang i-resuscitate, hindi na i-intubate. Kaya nagpirma po kami ng DNI, saka DNR. Kaya nakahiga lang po siya sa bed, tapos nakabantay. Ang kapatid ko lang po kasama na naiisalayan kuya ko kasi yung dalawa po ay malayo sa amin. Sa abroad pa nung time na yun.
Hindi po kami sa ospital ng kapatid ko. Hanggang hinatay na lang po namin na parang kung okay pa ba or hindi na. Kasi hindi na po nagising yung mother ko. Doon na po siya inabutan sa ospital. Namatay din po yung mother ko eventually. And sobrang hirap po nung time na yon. Kasi parang hindi ko po alam kung paano mawala ng mga magulang. Tapos kasama ko lang yung kapatid ko, lagi ding wala sa bahay kasi nag-work. Kaya naiwan po akong mag-isa. Eh, ang tendency po pag mag-isa, di ba, parang kung ano-anong naiisip. Kung ano-anong mga pumapasok sa isipan. Kaya parang nung pagkakataon po yun, medyo anxious na, may tendency na depressed, ganun. Pero salamat po sa Panginoon. Kasi talaga nakita ko po na dun sa pagkakataon na yun, hindi po binago ng Diyos ang buhay ko. Nung una po na hindi ko pa nauunawaan yung pananampalataya ng nanay ko, bakit siya nagtitiwala sa Panginoon, bakit siya nagpipray palagi, bakit siya umaattend ng prayer meeting, bakit siya laging gusto mag-church ng Sunday. Eventually po, nag-reveal po ang Panginoon Diyos sa akin. Mula po dun sa pagkakataon na yun talagang wala po ang kasama. Parang wala po ang work pa nung pagkakataon na yun, kaya kung ano na po pumapasok sa isipan. Pero salamat po sa Panginoon dahil December 2020 po, nag-start po ako talagang yung buhay ko, i-dedicate na sa Panginoon. Simula po nung inalay ko yung buhay ko sa Panginoon, simula po nung unti-unti po, nag-start po muna ako ng backup singer. Eventually po ay excited ako sa worship meeting. Tapos naging youth leader po. And then, inasay na rin po ako ni pastor dito sa preaching. At talaga pong kinahabahan ako sa pagkakataong ito. Pero salamat po sa Panginoon dahil siya po yung nag-i-equip. Sabi nga natin, di ba, hindi tayo qualified. Pero ang Lord ang nag-i-equip sa atin. Paano tayo tatayo sa unahan, kung ano yung papaawit natin, kung ano yung sasabihin natin. At ganun po kumilos yung Panginoon sa buhay ko. Na mula na siya talagang desperate, walang-wala. Inabot niya ako, nagpakilala ang Diyos sa akin. At mula nung inalay ko yung buhay sa Panginoon, nakita ko naman po yung katuparan ng mga pangako niya. Talaga pong totoo ang pangako ng Panginoon. At kung matatandaan niyo nga po, sabi ni Ate Letty, recently na progress nga po ako sa work. Simula po nung nag-take ako ng board exam ng May 2019, hindi po muna ako nag-work noon. Nag-work na po ako is February 2021. So imagine pagka-graduate ko po, napakahabang panahon na hindi po ako nag-work kasi dumating nga po namatay yung father ko, tapos nalagaan ko po yung mother ko. Pero praise God po, nung start ako ng February 2021, umalis din po agad ako sa work ko ng April 2022. So 1 year lang. Tapos, nawalan po ako ng trabaho. Pero pagbalik ko po sa audit firm, tinanggap ko nila ako as senior na agad. Pero talagang hindi pa po qualified kasi staff pa lang po ako noon, 1 year pa lang experience ko. Pero by grace of God, yun, naging pagpasok ko po sa company namin is senior role na po. At ngayon nga po, na-progress ako into senior two. Kaya salamat po sa Lord kasi tunay pong tapat ang kanyang mga pangako at hindi po mapapantayan ng anumang bagay. Katulad nga po nung song kanina, di ba? Only Jesus Christ can satisfy all our longings. At bilang ako po na talagang wala na rin, walang parang independent na po, pero dependent pa rin sa Panginoon. What I mean is that independent na talagang ako na lang, ganyan, kumabiyahe-biyahe ako. Pero salamat po dahil ang Diyos, sa Diyos ko po natagpuan. Sa Diyos po, only God satisfy me sa lahat ng mga longings to. Kaya salamat po sa Lord kasi simula dun sa walang-wala, or simula dun sa mga sitwasyon na Christian na ako, pero hindi pa talaga kumikilala sa Panginoon hanggang sa walang-wala, nagpakilala ang Diyos, naglingkod sa Panginoon, ngayon po ay tinatamasa natin yung pangako ng ating Panginoon. Kaya ganun din po tayo mga kapatid. Kaya ako po sinasabi ito ay para mag-glorify po ang Panginoon dahil yung pangako po niya sa panahon ni Jacob ay nananatiling totoo sa panahon natin ngayon. Kaya sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pagsamba dahil siya po ang Diyos na makapangyarihan, siya po ang Diyos na walang imposible sa Kanya, siya po ang Diyos na nagpapala. Basta tayo po mga kapatid ay palagi na lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at ialay natin ang buhay sa Kanya. Yung resolutions po natin, yung ating pong mga tugon sa pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon, ay huwag po tayo mawawala ng pag-asa na magpatuloy. Dahil alam natin, totoo po ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Amen. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri, pagsamba.